Hello YouTube boss Rino, welcome to my channel. Magtimpla muna kayo ng kape bago tayo mag-umpisa. Sa mga hindi pa nakakabili, bibili na kayo sa Shopee at TikTok, search nyo lang boss Rino. Ito ay Goosebumps na 5 multo na kuha na ng camera. The Abandoned Satanic Church. Ba't ako nasigaw? Huwag natin patagalin ito dahil nakakatakot pagka Goosebump Top 5. So try natin ito bago pa try na iba. Radio sa Sementeryo. Isang abandonadong nursery hospital ang binisita ng leader ng mga kaduwa. Ito si Redzel. Gusto ko itong natural siya mag-ghost hunt. Pag at overseas Filipino ghost hunter sa Hong Kong na si Redzel. Nababalot ng sari-saring kwento ng kababalaghan ng nursery hospital na ito. Kapag pinasok ang gusali, sasalubungin ka ng mga pader at mga nababakbak nitong pintura. Bago magaganda mga ni Redzel. Hanapin natin yan. Pasok ang gusali, sasalubungin ka ng mga pader at mga nababakbak nitong pintura. Hindi umano, ayon sa mga lokal na kwento ay mayroong mga galang kaluluwa na mga bata ang nagpapakita at nagpaparamdam sa gusaling ito. Upang matiyak ang mga kwento-kwento, nilibot ito ni Redzel na mag-isa sa ganap na hating gabi. At tulad ng inaasahan, narito ang mga kababalaghang kanyang naengkwentro. Ang dilim. Ayoko niya, sa hagdanan. Dito na naman yung... Uy, may bata. May bata. May bata ako naririnig. Sa isang silid ng ospital ay mayroong mga kalabog na narinig si Redzel na naging dahilan upang maglakad siya papasok at inspeksyonin ang silid. Sa pakiramdam niya ay kasama niya sa silid ang kaluluwa ng bata. At eto na nga. Dito na naman yung bata na yung mga kaduwan. May giggle ng bata. Naulinigan natin ang tila bahikbi ng bata. Ngunit hindi malinaw kung saan ito nang gagaling. Hindi lamang yan ang tanging pagkakataon na di umano ay nakaengkwentro ni Redzel ang kaluluwa ng batang hindi matahimik. Tingnan at pakinggang maigi ang bahaging ito ng kanyang paglilibot. May bata talaga. Nakikinig ganyo ha. Ayoko nung hagdanan na ganyan, nakakatakot. Ayoko yung hagdanan na ganyan, yung pag-akit mo, tapos may palikupa. Ayoko nung ganyan. Tangin na. Tinan mo, tapos bigla kang liliko sa kaliwa. Oh, may palikupa isa. Sapagkat isa nga itong lumang nursery hospital, maaaring ang mga ligaw na boses ng batang na pick up ng mikropono ni Redzel ay mula sa kaluluwa ng mga batang yumao sa ospital noon, bunsod ng malubhang karamdaman. Mapapanood ang buong eksplorasyon. Pupunta ako si Redzel, gusto ko yung mga nito eh. Hindi ko pa nakikita yung mga niya, yung mga explore niya. Ni Redzel sa kanyang YouTube channel. Isa na marahil si Master Gala sa mga pinaka-entertaining na Pinoy ghost hunter at urban explorer sa balat ng YouTube. Master Gala. At kadalasan sa mga videos niya, ang nililibot niya ay mga sementeryo kung saan anumang oras, mapaaraw o gabi, ay may iba't ibang kababalaghang pangyayari siyang nakukuhaan ng video. Sa video niyang ini-upload noong January 13, 2022, nilibot niya ang isang sementeryong 60 years na ang tanda. At ayon sa mga lokal na kwento, kadalasan ay may mga tinig daw silang naririnig sa ilalim ng lupa. Maririnig din kaya ito ni Master Gala? Ito ang kanyang mga nakaengkwentro. Patakot yung sementeryo, no? Ang lalaki ng mga puno. Habang papalapit sa silong ng isang malaking puno si Master Gala, may isang kakaibang irit na narinig. Maaari kayang huni ito ng ibon, ngunit bakit tila nang gagaling ito sa ibang nilalang? Meron talaga niya. Ang lalaki ng mga puno dito. Masyado na mailog yung kabila na yun. Ilog, magubat.
Maririnig pa muli ang mga kakaibang irit at sa hinala ni Master. Tangin ng puno to, nakakatakot yung puno. Master Gala, baka manok ito. Ngunit maging siya ay hindi sigurado. Ay, at bata. Sa bahaging ito ng kanyang paglilibot, nakainkwentro niya ang isa sa mga misteryo ng sementeryo. Nalibot na natin lahat. Ay, gandaan. Master. Bakit may radyo? May radyo sa sementeryo ka, Master. Makiraan tayo. May tao dito? Isang radyong naiwang nakabukas ang kanyang nadaanan. Pagkatapos mag-react ni Master Gala sa radyo sa sementeryo, isang mahinang boses naman ang na-pick up ng kanyang mikropono at ang sabi ng boses. Kakakatakot naman to. Walang tao pero nakabukas yung radyo ka, Master. Oo nga. Tila isang kaluluwa ang nagsa-side comment sa mga nakikita ni Master Gala. Mapapanood ang buong eksplorasyon sa kanyang YouTube channel. Master Gala. Gabag sa balkonahe. Ang mapapanood ninyong video ay ipinadala sa amin ng ating ka-goosebumps na si Princess Iram. Ayon kay Princess, ang gusaling makikita sa video ay ang dati nilang bahay at ang may hawak ng camera ay ang kanyang asawa. Dahil ginagawa pa lamang ang banyo sa bago nilang bahay, nagpasama siya isang gabi sa asawa sa lumang bahay para mag-CR. Habang hinihintay siya ng asawa, kinuha nito ang phone at nag-umpisang mag-video nang mapansin niyang tila ba may nakasunod at nakatingin sa kanila. Kasabay nito ang di maipaliwanag na paglamig ng paligid, ngunit sa kabutihang palad, wala namang kakaibang nakasalubong ang mag-asawa. Nito lang matapos nilang makabalik sa bagong bahay at panoorin muli ang nakuha ang video nang mayroon silang kakaibang mapansin, tignang maigi. Ang nakatakot yung lugar. Sa dulong bahagi ng footage ng mahagip ng camera ang balkonahe ng lumang bahay, isang maputlang figura ang makikitang nakatayo sa balkonahe at animo nakatitig sa camera. Ngunit maya-maya, lilipat ang asawa ni Princess sa balkonahe nito at makikitang wala na roon ang nasabing figura. Ayon pa kina Princess, isa sa dahilan kung bakit lumipat sila sa bagong bahay ay ang dahil sa maraming hindi maipaliwanag na pangyayari sa lumang bahay. Sa pagkakataong ito, tila ba nakakuha sila ng ebidensya through video. Ngunit ano ang sa tingin ninyo? Kayo na ang humusga. Takot talaga. Takutan. Ang video naman ito ay ipinadala ni MJ Nefriel. Mapapanood din sa kanyang TikTok account na Suplada22. Bago natin himayin, panoorin muna ang buong TikTok video. Wow! Niyan! May tatlong mahahalaga at di maipaliwanag na pangyayari ang naganap sa loob ng 15-second clip na ito. Isa-isahin natin. Sa kaliwang bahagi ng video, naroroon ang isang cabinet na may salamin sa pinto. Sa simulang-simula pa lamang makikita natin ang refleksyon nito sa pagdaan ng isang figure ng bata. Ayon kay MJ, wala silang batang kasama sa bahay. Kaya hindi rin nila matukoy kung kaninong refleksyon iyon. Matapos ang pagdaan ng bata, wala pang isang segundo ay makikita ito. Mabilis ngunit malinaw na dumaan sa kanyang harapan ng isang anino. May bata ito. Nga. Tinignan. Mabilis ngunit malinaw. Ito oh, ito yung ulo ng bata oh. Dumaan sa kanyang harapan ng isang anino. Animo transparent na nilalang ito, kundi isang ganap na anino. At pagtapos niyan, tila isang madilim na orb ang lumitaw sa gitna ng sala na naging dahilan upang animo ma-warp ang espasyo. Ito ang bahaging hindi gaano kapanipaniwala dahil sa layers ng filters na ini-apply sa TikTok video. Kaya naman maaaring filter lang din ang pagkaka-warp na ito. Pwede rin, pwede rin. Ngunit ang tanong, yung bata, dahil kadalasan hindi sa mukha ng tao gumagana at natitrigger ang ganitong mga effects, ano kaya ang nag-trigger sa filter na ito? Ganoong wala namang mukha ang tama, visible ay, sa oo, video. Nga, no. Posible kayang may mukhang na-pick up ang camera, ngunit hindi makita ng mata. Mga anino at Pilipino.
Kung akala natin sa mga foreign countries lamang madalas magkaroon ng sightings ng shadow entities, tingnan nyo ang dalawang clips na ipinadala sa atin ng ating mga kagoosebumps. Ang una ay larawan mula sa kagoosebumps na si Alfie Lawagon Moreno. Bago natin ipakita ang litrato, heto muna ang madilim na kwento. Mayroong kaibigan si Alfie, iyong makikita ninyong kasama sa litrato, na matagal nang nakakaranas ng mga bagay na hirap siyang ipaliwanag. Madalas daw itong managinip ng masama sa gabi kung saan nakakakita siya ng isang maitim na nilalang. Minsan lagpas sa panaginip, nakikita nitong humihiwalay ang anino ng ibang tao sa paligid. Oh, akala mo na paglalaroan lang ang paningin, pero heto na nga. Isang beses nang magkita sila ng kaibigang ito upang tumambay lang sana sa isang tindahan upang magkwentuhan at magpalamig. Nang maisipan nilang mag-picture-picture, heto ang nakita sa litrato. Malinaw na makikita sa eskinita ang isang anino na animo nakatitig din sa camera. Defined ang hugis nito at masasabi nating anino rin ito ng isang lalaki. Mahirap sabihin nakatayo lang ito against the light. Ganoong maayos namang naiilawan ng eskinita. At dahil against the light ang larawan, maaaninag pa natin sa dilim ang mga detalye ng mukha ng aninong ito. Ngunit ano ang tingin nyo? Real or fake? Ang susunod na video ay maihahalin tulad natin sa isang videong matagal na naming na-feature. Ang video na ini-upload sa Facebook ni Sandra Fulton, kung saan may shadow entity na dumaan habang nakikipag-usap sa video chat ang kanyang mute na asawa. Narito ang video. Ayup ka! Sa video naman na pinadala ng ating kag-goosebumps na si Aaron at Cheta Rosario II, ganitong-ganito rin ang pagdaan ng anino, except... Ay, bata! Love you, number one! Love you. Yun. Isang bata ang nasa video. Inosenteng pasayaw-sayaw lang ang bata na di na malayang isang shadow entity na pala ang nag... Iniisip ko kasi baka bata totoo lang eh. Parang hindi din, no? Daan sa likod niya. Sinong nagsasabing sa foreign countries lang nagpaparamdam ang mga shadow entities? The Satanic Church. Ito na! Isinuggest ng kag-goosebumps natin na si Ken Salcedo, isang exploration video ni Steve Ronin. Isang malaking PhilAm YouTuber na gumagawa ng ingay sa mundo ng urban photography at urban exploration. Ngayon siya ay based sa UK at dito sa Bournemouth, England, isang abandonadong simbahan ng di umano'y pinagdausan ng satanic rituals ang kaniyang nilibot. Kasama ang paranormal investigators sa pangunguna ni Andrew, buong-buo pa ang simbahan. Abandonado na ito ngunit kumpleto pa ang mga kagamitan, ngunit ang nakapagtataka. Nakapalibot din sa abandonadong simbahan ang abandonadong sementeryo nito. Paanong wala nang nangangalaga at bumibisita rito? Nahirapan silang pumasok sa simbahan dahil kailangan nilang dumaan paakyat sa basement. Pagpasok, puno ng agiw ang simbahan. Dito na rin nila nakainkwentro ang iba't ibang kababalaghan. That's weird. Creepy talaga. Let's put it out to when you... Bro, are you sure you didn't touch that? Yeah, but I did. No. I did open the door a minute ago, so it could have caused a change of pressure. Guys, leave a comment down below. What do you think could have caused this to move? Something definitely must have hit it, or maybe something is in the attic. Who knows? Can this open? I feel like you can lift this up. Yo, guys. Isang ilaw ang mag-isang gumagalaw sa ceiling. Nagme-make sense naman ang paliwanag ni Andrew na baka nga ang pagbukas ng pinto ang nagdulot ng pagbabago ng pressure para gumalaw ang lamparang nakalambitin, ngunit maya-maya. Yeah, there's some switches here. Yeah? Lights on! No way. Yeah. Wait a minute. Holy but why is it moving? No, did one of you push that before? No. No, promise me. Go, swear, bro, you're the tallest one here. Can you reach that? Why would I touch it? Bro, you're the tallest one here. No, bro, look. Without even reach this thing. Bro, don't honestly,
promise me you're not messing about. Bro, you really didn't touch it. I really... You just saw me try and touch it. No. I can't even reach it. I'd have to jump and you would have heard me jump. Yeah, you were with us. Tama. Did you just hear that? Nang mabuksan nila ang ilaw ay mas lalong lumaki ang movements nito. Naging dahilan upang lalo silang magtaka. Ang creepy ng simbahan. Hindi na naman ang susulpot sa likuran ni Andrew sa bahaging ito ng video. Well, let's stay calm, guys. Let's keep staying calm. It sounds like it's coming from back there. It doesn't know. Isang usok ang lumitaw sa likod ni Andrew, ganoong wala namang nagsisindi ng apoy sa loob. Maaring dahil sa lamig at hininga ng tao ang naging dahilan ng usok, ngunit creepy. Wala rin tao sa likod ni Andrew noong ay, isang dalito. Pagkatapos nito ay lumakas pa ang paggalaw ng ilaw. Kasabay nito, di umano ay may nakita raw na imahen ng batang babae ang isa nilang kasama. Ngunit dito nakuhaan ang video at maya-maya pa, ang kaligtasan nila ay malalagay sa kompromiso. Habang nakikinig sa spirit box si Andrew, ipinahawak ni Steve ang kanyang camera upang i-check ang kung anumang tila gumagapang daw sa kanyang jacket. Nakaramdam ng burning sensation sa kanyang likod si Steve at nang tingnan nila Andrew ang kanyang likod. Burning like up here. Bro, get some light. Get some light. Get some light on that. Is there anything? Hey, bro, ni. What? No, turn around. Lift that up. How big is this rash? Bro, it's right up your back. Come here, and somebody's gonna hold that. I can't see what it's doing. Look at this. Right, look at this. Bro, two lines come right down your back from there to there. Are you serious? Yeah, I swear to God, bro. Oh, ang haba. Malinaw na makikita sa likod ni Steve ang namumulang scratch marks na hindi malinaw kung paano niya nakuha. Hindi makapaniwala si Steve at inakusahan pang niluloko lang siya ng mga kasama. Ano man ang nasa simbahan, malamang na hindi alagad ng Diyos ang nananahan rito. Mapapanood ang buong eksplorasyon sa channel ni Steve Ronin. Sana ay kinilabutan ka sa mga... Grabe yun, Steve Ronin, parang ngayon ko lang nakita yun. Sa search nga natin yun. Ang creepy ng simbahan, parang sarap puntahan ng vlog din. Punta ko ngayon vlog din. Hanapin natin. I came from the mud. There's dirt on my